Leonard. Nakangiting bati ni Carlos nang sa wakas ay dumating na ang daddy ni Levi Montalvo. Napangiti din ang daddy ni Levi na makita siya at naglakad na ito palapit dito at nag-bro hug sila. Carlos, akala ko hindi na tayo magkikita, sabi nito at humiwali sa kanilang yakapan. Naupo sila sa sofa na naroroon habang nasa harapan nila ang mag-asawa. Kumusta ka na? Mukhang lumalakas ka lalo ah. Ngiting tarong ni Carlos na ikinailing ni Leonard ang ama ni Levi Montalvo. Huwag ka nga dyan dahil ganoon ka din. Nagtawa na ng dalawa dahil doon habang ang mag-asawa naman ay napatingin si Seth isa na may ngiti sa kanilang mga labi. Kahit na matagal na hindi nakikita ang dalawa ay mukhang mababakas pa rin ang pagkakaibigan ng mga ito. Sino nga bang mag-aakala na matagal na nakakalipas para sa kanilang dalawa ay kahapon lang iyon? Huwag na tayong lumayo sa usapan. Alam ko kung bakit mo ako gusto makausap, Carlos. Dahil doon, ay biglang napaseryoso ang mga ito at sa isang iglap lang ay wala ng kanilang ngiti sa mga labi. Alam ko, pinaghihinalaan niyo rin ang taong iyon sa pagkawala ng anak mo, Carlos. Nagkatinginan sila dahil doon habang si Levi naman ay gulat na gulat na napatingin sa kanyang ama. Kilala mo siya, Daddy? Of course. Ako ang emperor noon, son. Tungkulin ko na makipagkomunikasyon sa ibang organization, maging sa ibang bansa. Natahimik si Kevin sa isinagot na iyon ng kanyang daddy. At hindi naman kayo nagkamali. Tama kayo. Siya nga ang may gawa. Sa kanyang sarili mga kulubot na kamay, Carlos, nagawa niya. Napakuyom ng kamo si Carlos sa sinabi ng kaibigan. Alam niya na si Leonard ang pinakamakakatulong sa kanyang apo, kung kaya gusto niya ito makausap. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Leonard, kaya napatingin ito sa kanya. Leonard, nakikiusap ako sa iyo. Protektahan mo ang apo ko. Hindi na ako magkatagal sa mundong ito at hindi ko na kaya pang protektahan si Ashley. Ikaw na lang ang taong alam ko. Makakagawa niyon. Pagsusumamo ni Carlos dito, hindi ko naiwas na ikalungkot ang mag-asawa. Pero inalis si Leonard ang kamay ng kaibigan at hinawakan ng balikat ito. Mali ka na napagsabihan, Carlos, dahil tulad mo ay hindi ko alam kung hanggang kailan ako sa mundong ito. Napasinghap ang mami ni Kevin dahil sa sinabing yun ni Leonard habang ang anak nito ay kusang napatayo. Daddy, anong sinasabi mo? Pasigaw nitong tanong. Levi, pero napahinto siya sa pagsasalita nang bigla na lamang siyang maubo. At pasikinagulat nila na mayroong lumabas sa dugo pagkaubo niya. Oh my God, Papa! Alalang sabi ng asawa ni Levi at dali-daling kumuha ng tissue. Ngunit pinadala itong panyo dahil inaasahan na niya ang mangyayaring iyon. Daddy, nangihin ang napabalik sa pagkakaupo si Levi kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi pa nga siya nakakabawi ng tuluyan sa ama. Hindi pa niya nagagumakapag-banding sa ama dahil sa mga nangyayari, tapos ngayon ay malalaman niya na mawawala na ito. Papa, may masakit po ba sa iyo? Gusto niyo ba tumawag ako ng doktor? Alalang tanong ng asawa ni Levi, pero umiling sa kanya ang matanda. Hindi na kailangan, Vanessa. Iha, malinaw na sinabi ng doktor na konting oras na lang ang meron ako, kaya nga sa manakalipas na araw, ay sinubaybayan ko ang kilos nila Amanda Callen. How could you say that, Daddy? You are dying yet. Yan pa rin ang sinasabi mo? Hindi napigilan ni Levi ang sumigaw dala sa kanyang mga narinig. Pero si Leonard ay ngumiti lang sa anak at umiling. Levi, don't be sad. Ikaw din, Vanessa. Ang tagal ko nang sisisi sa nagawa kong kasalanan. Ilang taon na ang nakakaraan. Sa buong pamilyang pinatay ko, mga inosenteng tao, at isa pa, matagal na rin ako hinihintay ng asawa ko. Mas lalo lang napaiyak ng mga ito habang si Carlos naman ay hinawakan ng balikat ng kaibigan bilang pagdami dito. Sino nga bang mag-aakala na mapupuno ng kalungkutan ng loob ng opisina na iyon ni Levi? Kanina lang ay masaya pa silang nagbabatean ni Carlos, ngunit ngayon ay puro kalungkutan ang kanilang nararamdaman. Napahinto lang ang atmosphere na iyon ay biglang mag-ring ang cellphone ni Levi. Wala naman siyang magawa kung itingnan ang tumatawag na iyon.
Pero nang makitang si Jason iyon, ay agad siyang napatigil sa pag-iyak at pinunasan ang kanyang mga luha. "Hello, Jason. Laking pasasalamat, Tia." At hindi siya napahikbi nang sabihin iyon, habang ang iba naman na kasama ay napatingin sa kanya. "What?" Agad na napatayo si Levi nang marinig ang binalita sa kanya ni Jason. "Sige, pupunta na kami." Binaba na niya ang tawag at tumingin sa mga kasama at nagsalita. "Si Kevin, nasa ospital." "Kevin?" Gulat na sabi ni Jason na maabutan niya si Kevin na pakit nasa kanilang hagdanan. "Ako nga, Jason." Dahil doon, ay napatingin si Jason sa paligid kung meron bang ibang tao at kung andoon ba ang kanyang lola. Paalis din kasi siya talaga upang pumunta kay na Kevin upang sundin ang anak nito. "Kevin, anong ginagawa mo dito?" Agad niyang tanong habang sila ay nasa pinakaitaas ng hagdan. "Tinatanong mo pa ba yan, Jason? Kayo ang may dahilan kung bakit namatay ang dada ni Ashley, hindi ba?" Biglang natigilan si Jason sa sinabing iyon ni Kevin at hindi nakasagot kung kaya napatawa na mapakla si Kevin. "I knew it. Nakikiramay pala, ha? Kevin, hayaan mong..." Hindi na naituloy ang kanyang sasabihin nang unahan siya ni Kevin. "Hayaan? Hinayaan kita, Jason. Ang sabi ko, ibibigyan kita ng 1 linggo at kapag hindi ka pa umamin, ayoko magsasabi kay Ashley. Ano na? Tapos na ang 1 linggo, pero hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Tapos ngayon malalaman ko na kayo din na may gawa ng pagkamatay ng kanyang daddy. Dinadagdagan niyo lang ang kasalanan ninyo sa kanya." Napayukot si Jason sa sinabing iyon ni Kevin. "Tama ito. Dinadagdagan lang talaga nila. Pero anong magagawa niya? Natatakot siya na kamuhian ang kanyang pamangkin. Pero ngayon lang niya naisip na lalo siyang kamumuhian nito dahil dinagdagan pa nila ang kanilang kasalanan. Sige, sasabihin ko na sa kanya ang totoo." Tinging sabi kay Kevin na ikinangiti nito. "Mabuti naman kung wala kang sasabihin na kahit ano, Jason." Sabay silang napalingon sa nagsalita, pero maski nagulat nila ay ang paglapit nito kay Kevin at saka itinulak sa hagdanan na ikinalaglag nito doon. "Kevin!" Sigaw na tawag ni Jason sa lalaki, pero wala siyang nagawa dahil mabilis na nagpagulong-gulong ito sa napakataas na hagdanang iyon. "Kevin!" Katakbo na sana siya papunta sa lalaki, pero pinigilan siya ng kanyang lola. "Subukan mo, Jason. Ikaw ang sasabihin ko na may gawa niya sa kanya. Sigurado, paniniwalaan ako ng apo ko." Natigilan si Jason sa sinabing iyon ng kanyang lola at tapakyun ng kanyang kamuo. Hinawakan ng kanyang lola ang kanyang balikat na hindi siya gumalaw sa kinatatayuan. "Good boy, Jason. I hate it. I hate it when you're saying that I am a good kid." Sigaw ni Jason sa kanyang isipan kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Mabuti na lamang at nakatalikod siya sa kanyang lola na hindi siya nito nakita. "Now, gusto ko, tawagan mo ang dati ni Kevin at sabihin mo sa kanya ang nangyari. Ako naman ang tatawag sa ambulance." Napatingin si Jason sa katawan ni Kevin at meron ng dugo sa umay ulo nito na kinaagos niya sa kanilang tiles. Napapikit siya at ang nanginig ang kamay na kinuha ang kanyang cellphone. Kung gagawa siya ng anumang mali ay sigurado, gagamitin siya ng kanyang lola at lalo na ang kanyang anak. Ayaw niyang madami ito. Natatakot siya. Sobrang natatakot. "Tito, si Kevin, nahulog sa hagdan. Dadalhin na siya sa pinakamalapit na ospital." Sinabi nito, pupunta na mga ito. At pagkababa niya ng tawag, ay may nahagip siyang figura na papalabas sa kanilang bahay. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ito. "Althea, please, save my daughter." Mahina na yung bulong sa sarili. Saktong balik naman ang kanyang lola. "Okay na, parating na ang ambulansya. Galingan mong umarte, ha? Sasabihin natin, nahulog siya sa hagdanan." "Yes, lola." "Ashley, maupo ka nga. Pinagtitingin na tayo." Ilang sabi ni Karina sa kapatid, kung kaya parang natauhan naman ito at pumalik sa kanyang pagkakaupo. "Kumain na lang muna tayo.
para mawalaan ka lang atensyon sa atin. Bulong pa na dagdag ni Karina, kaya tumango si Ashley dito. Matapos ang ilang minuto, ay wala nang nakatingin sa kanila at tila nakalimutan na nangyari kung kaya nagsalita muli si Ashley. Huwag mong idamay ang pamilya mo, Karina. Nagawa mo pang pagbintangan ang lola ko. Galit ang sabi dito sa mahinang paraan, pero umiling lang si Karina. Hindi kita naloloko, Ashley. Alam ko mahirap akong paniwalaan, pero maniwala ka naman sa akin this time. All this time, kasama mo lang ang pinakamahigpit mong kalaban. Paano kung hindi lang si Daddy ang patayin niya? Isipin mo naman ang mga anak mo, Ashley. Napailing si Ashley sa sinabi nito, pero hindi siya nagsalita. Bigla na lamang siyang nalunod sa napakaraming isipin. Maniniwala nga ba siya? Paano kung totoo? Kung totoo, ay mayroong susunod sa kanila. Safe nga ba talaga siya sa lola niya? Naalaala niya bigla ang narinig na pag-uusap ni Jason at ang kanyang lola sa yate. Uli siyang napatingin kay Karina at tila gulat na gulat. Nasa sayo na kung maniniwala ka, Ashley. Basta, binalaan na kita. Kapag may nangyari pang hindi maganda sa pamilya mo, sigurado ako siya may gawa. Wala sa sarili si Ashley. Habang papunta sa opisina ni Kevin, sa kumpanya nito, maraming bumabati sa kanya, pero hindi na ito mapansin dahil sa kanyang mga nalaman. Nang pabasok siya sa elevator, isilama mag-isa na kinatuwa naman niya. Maya-maya, ay bumukas ang elevator at tatigilan siya na makita ang kanyang kapatid na nasa likod ni Sophia. Ate Ashley, bigla na lamang siyang niyakap ni Althea na umiiyak kung kaya hindi lang ni Sophia si Ashley palabas sa elevator. Wala namang ibang tao sa floor na iyon, kaya ayos lang na mag-usap sila doon. Paalis na talaga si Althea upang pumasok sa kanyang trabaho. Ongoing pa rin ang airline ng kumpanya, kaya matagal pang mananatili si Althea doon. Pero napatigil siya sa pag-alis na marinig niya ang pag-uusap ni Kevin at Jason. Hindi dapat siya makikinig sa dalawa dahil privacy nila iyon. Kaso narinig niya ang pangalan ng kanyang ate hanggang sa hindi na siya umalis sa kinatatayuan. At asaksihan niya ang lahat ng nangyari, maging ang pagtulak ng lola niya kay Kevin. Hindi yun ang kanyang lola na nakilala. 7 taon na lumipas, tumakas siya doon at pumunta sa kumpanya para kausapin si Sophia. Naalala niya na sinabi nito sa kanya na magkwento palagi sa kanya kapag may napapansin kakaiba sa bahay nila. Hindi niya magets noong una, pero ngayon alam na niya. Althea, bakit ka umiiyak? Sinaktan ka ba ni Victor? Ang lalaki agad na naisip ni Ashley, dalito naman palagi ang kasama nito, pero umiling lang nang sunod-sunod si Althea. Ate, si Lola, tinulak niya si Kuya Kevin sa hagdan. Tuguan si Kuya Kevin. Parang hindi makahinga si Ashley dahil sa kanyang narinig. Ang patuloy na pag-iyak ni Althea ay patunay lang na totoo ang sinasabi ng kapatid. Pero ang tanong ay bakit? Paano? Althea, anong sinasabi mo? Bakit itinulak ni Lola si Kevin? Frustrated niyang tanong at hinawakan na magkabilang balikat ng kanyang kapatid. Sinabihan niya kasi si Kuya Jason na umamin na sa iyo. Hindi ko alam kung anong aaminin. Basta ang sabi ni Lola, wala daw aamin. Tapos bigla na lamang nang itinulak si Kuya Kevin. Nanghina si Ashley sa kanyang mga narinig. Mabuti na lamang at alalayan siya ni Sophia upang hindi tuluyang matumba. Bigla niyang naalaala ang sinabi sa kanya ni Karina, ang kanyang lola may gawa ng pagkamatay ng kanyang daddy. Ibig sabihin, totoo nga. Mahinang bulong ni Ashley na ikinarinig ni Sophia. Anong totoo, Ashley? Tanong sa kanya nito, pero hindi yun pinansin ni Ashley at muling hinawakan ng magkabilang balikat ng kapatid. Saan dinala si Kevin, Althea? Sa pinakamalapit na ospital, ate. Tumango si Ashley sa sinabi ng kapatid kung kaya hinila niya ito papunta sa elevator, pero pinigilan siya nito. Hindi ako sasama, ate. Napalingon siya sa kapatid niya dahil doon. Ate, bakit ganoon si Lola? Hindi ganoon ang lola natin, nakasama natin sa ilang taon na lumipas. Mabait si Lola, ate. Pero yung nakita ko kanina,
parang hindi ko na siya kilala. Nalungkot si Ashley sa sinabi ng kanyang kapatid at napatingin kay Sophia na tahimik lang na nakamasid sa kanila. Natatakot ako ate, natatakot ako kay Lola. Paano kung pati tayo ay sakta niya? At ano ba ang dapat aminin ni Kuya Jason na totoo? Hindi napigilan ni Ashley na yakapin ang kapatid dahil doon. Alam niyang naguguluhan din ito at natatakot. Napahiwalay siya sa kapatid at tinignan si Sophia. Sophia, ikaw na munang bahala sa kapatid ko. Kailangan kong puntahan si Kevin. What? No, sasamahan kita. Paano kung may gamit sa'yo masama ang lola mo? Ano lang tanong ni Sophia na ikinailing ni Ashley. Ako ang kanyang kailangan, kaya alam ko hindi niya ako sasaktan. At kung sasaktan niya talaga ako, dapat noon pa, diba? Natahimik si Sophia dahil doon. Pupunta na sila Tito Levi sa ospital ate, kaya alam ko magiging safe ka. Biglang singit ni Althea, kaya tuluyan ang pumayag si Sophia at dali-daling umalis doon si Ashley. Sakto, napapunta lang siya doon nang tawagan siya ng dada ni Kevin, kaya maaari pa niyang itago ang nalaman mula kay Althea. Ashley, pagkarating niya sa ospital, ay ang mami agad ni Kevin ay umakap sa kanya at umiiyak. Nakita niya din doon ang lolo nila Kevin, kaya nagulat pa siya. Pero nang makita ang kanyang lola na umiiyak, ay natigilan siya sandali. Umaarte ba siya? Hindi na may iwasang tanong sa sarili at agad na umiling. Ano pong nangyari? Bakit nasa ospital si Kevin? Tanong niya sa mga ito. At sinagot siya ng kanyang lolo. Tumawag si Jason sa daddy ni Kevin. At doon namin nalaman ang naaksidente nga siya. Sabi ng lolo mo nahulog sa hagdanan at ang daming dugo na nawala sa kanyang ulo. Tama ang lolo mo, apo. Hindi na namin akalain na mahuhulog si Kevin. Bigla na lamang siya ng hina at hindi kaagad nahawakan ni Jason. Sabi niya sa amin, nahihilo siya. Naihahatid na sana namin siya pa uwi. Iyak na sabi ng kanyang lola na kinatahimik ng mga ito habang si Ashley ay hindi napigilang mapaiyak. Umiiyak siya dahil sa dalawang dahilan. Una, dahil alam niyang na-aksidente si Kevin. Pangalawa, dahil sa pagsisinungaling ng kanyang lola. Ngayong napatunayan na niya, hindi para niya lubusang kilala ang kanyang lola sa mahabang taon na pinagsamahan nila. Buong akala niya ay totoo ang lahat ng ipinapakita sa kanya ng mga ito. Ngunit ngayon ay napapatanong na siya. Ginawa ba yun ang kanyang lola lahat para gawin ito bandang dulo? Ang tanong na yan ay parang sumaksak sa kanyang puso ng paulit-ulit. Minahal niya ng totoo ang kanyang lola. Minahal niya ng totoo lagi ang kanyang tiyo. Paano nagawa ng mga ito yun sa kanya? Sila pa rin ang tumulong sa kanya para bumalik siya sa dati. Ngunit ngayon, sila din pala ang sisira sa pusong nabuo na niyang muli. Althea, hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino ang nakita o nalaman mo, okay? Okay na yung sa ate mo lang nasabi ang totoo. Hindi pwedeng makarating si lola mo na alam mo ang totoo niyang kulay dahil baka mapahamak ka. Tumangon ng dahan-dahan si Althea sa sinabi ni Sophia. Sakit sila na sa sakin ngayon at meron daw silang pupuntahan. At dahil wala pa siya sa kanyang sarili, ay hinayaan na niya ito, lalo na alam niyang safe siya sa babae. Sa gitna ng kanilang biyahe, ay biglang tumawag sa kanya si Victor. Napatingin siya kay Sophia na nagmamaneho bago tuluyang sinagot ang tawag. Hello, love? Love, umiiyak ka ba? Bakit parang ibang boses mo? Muling napatingin si Althea sa rearview mirror at nakita niya pag-iling ni Sophia sa kanya. Kaya napatango siya. Bigla akong sinipon, love. Palusot niya dito. Ganon ba? Kinukumusta lang kita. I miss you. Gusto mo ba puntahan kita dyan? Para dalahan ng prutas o gamot para mawala agad yan? Hindi niya maiwasan na kahit paano ay gumana ang kanyang loob dahil sa mga sinasabi ng kanyang nobyo. Sino ba mag-aakala na magiging sila ni Victor? Dati, ay dahil lang sa kanyang ate, kaya sila nag-uusap. Ngayon hindi na, dahil maaari na sila magkasama habang buhay. I miss you to love, pero hindi na kailangan. Uminom na ako ng gamot kanina. May pupuntahan kasi kami ni Sophia. Ganoon ba? Sundin na lang kita mamaya. Ayos lang sa'yo? Tumaho siya,
kahit hindi nakikita nito. Kung pwede sana, dyan muna ako matulog sa inyo. Sure, mas gusto ko ngayon. Kita tayo mamaya, love. I love you. Thank you, love. I love you too. Nang ibaba niya ang tawag, ay napamuntuhin niya siya at sumandal sa kinaupuan. Ayaw muna nang umuwi sa bahay ng kanyang lola, kaya mas mabuti, doon muna siya. Maya-maya, ay dumating sila sa isang coffee shop at pagpasok nila doon, ay meron sumalubong sa kanila na isang lalaki na medyo nahawigan niya. Niyakap siya ni Sophia at hinalikan sandali sa labi at ngumiti sa isa't isa. Althea, si Thomas nga pala, boyfriend ko. Nagulat si Althea sa pagkapakilala ni Sophia. Matagal ang sinasabi sa kanya ng babae na may boyfriend na siya. Kaya nga siya tumigil sa pagsiship sa kanila ni Tadeos. Talaga lang dumainit ang dugo nila sa isa't isa kaya ganoon. Ako nga pala si Thomas. Marami ako narinig na kwento tungkol sa iyo. Pakilala ng lalaki sa kanya na ikinatawa niya ng bahagya at tinanggap ang kamay na nakalahad nito. Althea, sana magagandang kwento ang narinig mo. Palihim niyang sinamaan ang tingin si Sophia, kaya natawa ito. Napuno ng tawa na ng kanilang usapan, kaya kahit papaano, ay nakalimutan ni Althea ang nangyari. Maya-maya ay nagpaalam siya sa dalawa na magsisiyar muna. At sa kanyang pagbalik, ay aksidente niyang narinig ang usapan ng mga ito. Hindi kasi siya napansin ng mga ito. Kung ganoon, bukas na ang isip ni Ashley. Kailangan ko na pala siyang lapitan. Hindi pwedeng sumabak siya sa gulo nang walang bala, sabi ni Thomas kay Sophia. Maniniwala kaya siya sa iyo, love? Ano namang gagawin mo sa oras na maniwala siya? Hinawakan ni Thomas ang kamay ni Sophia at ngumiti. Huwag kang mag-alaala. Napaghandaan na namin ni Aria ito. Isa pa, may nag-request ng turuan namin siya sa mundo natin. Nag-request? Sino? Makikilala mo rin. Muling kumain ng dalawa kung kaya lumabas sa Althea mula sa kinalalagyan at tumayo sa gilid ng dalawa. Althea, may problema ba? Nakangtanong ni Sophia. Noon pa man, gusto na niya itong ipakilala sa babae pero hindi lang umaayon ng tadhana. Isa pa, sakto, na kailangan niya sabihin ang balitang yun sa boyfriend niya. Kaya iyon ang tamang oras na kanyang hinihintay. Narinig ko ang usapan ninyo. Hindi ko alam kung anong klasik kayong tao, pero gusto kong sumama sa inyo. Turuan ninyo akong lumaban. Dito na po nagtatapos ang 43 kabanata ng ating kwento. Marami pong salamat. God bless everyone.